So welcome back po sa aking channel. Sa video po na ito, isi-share ko po kung ano pong posibleng gamot o posibleng solusyon sa COVID-19 virus. So buong mundo, nakakaranas na o naaapektuhan na ng virus na ito. Marami ng bansa yung bumaba yung mga ekonomiya dahil sa virus na ito. So kahit po dito sa atin sa Pilipinas, ekonomiya po natin bumabagsak na nang dahil dito. So, marami ng doktor yung sinubukang gumawa ng gamot pero wala pa rin po silang nagawa hanggang ngayon. So, hindi pa rin po alam kung ano kung pwedeng maging cure sa virus na ito. Okay? So, itong virus po na ito guys is marami ng pinatay na mga tao. Buong mundo po yan. Marami ng doktor na namatay dahil dito. Okay. Kasi yung virus na ito, matindi kasi hindi po natin nakikita yung kalaban natin, itong virus na ito. Airborne droplets po siya, pwede po siyang mapasa sa'yo kung sakaling yung kakausap mo o yung kasama mo, yung kaharap mo ay carrier po ng virus. So, maraming nagtatanong, maraming nag-iisip hanggang ngayon kung ano kayang magiging cure o ano kayang pwedeng gamot para sa sakit na ito. Siguro, marami nang natatakot o isa ka ba doon na takot na baka madapuan ka o mahawaan ka ng virus na ito. So, maraming nahintong trabaho, maraming mga estudyanteng nawala ng pasok ng dahil dito. So, maraming hindi nakakalabas ng bahay, maraming mga ginagawa natin, normal na gawain natin na naapektuhan dahil sa virus na ito. So, ano nga ba talaga ang posibleng gamot dito? So, kung ibabase po natin sa mga pangyayari dati, sa panahon po ng mga Israelita, nung gusto silang palabasin ng Lord dun sa lugar ng Ehipto. So, alam po natin na yung mga Israelites is na slave po sila sa Egypt for many years. At dahil slaves sila, enslaved po sila sa Ehipto, hindi nila magagawa ang magsamba sa Panginoon. So, hindi nila nagagawa na i-praise po si Lord. Wala po silang kalayaan na sambahin ng Panginoon. Kaya si Lord na po yung gumawa ng paraan para makalabas po sa po sila sa kanilang pagkakulong o pagiging slave po nila sa Ehipto. So, yun po. Kung mababasa po natin dun sa Book of Exodus o kahit galing po sa Book of Genesis, mababasa po natin dun na marami pong pinakita si Lord ng mga pangyayari or marami siyang inalaw na mga masasamang pangyayari dun sa Ehipto para lang yung namumuno dun sa lugar ng Ehipto is payagan ang mga Israelitang makalabas at magsamba sa Panginoon. So, isa na po dun yung inalaw ng Lord is yung hangin na maitim. Yung maitim na hangin o parang usok. No, pinatay po nun lahat po ng pinakamatanda or yung firstborn son po ng bawat pamilya dun sa Ehipto ng mga Egyptians po. Yung firstborn son is namatay po lahat except po yung mga anak ng mga Israelita. So yung mga anak lang po ng mga taga-Ehipto po yung namatay, yung firstborn son po nila. So, dahil po sa maitim na hangin na inalaw ng Lord. So, hindi lang po yun. So, marami pa pong mababasa natin sa Old Testament na mga pangyayari na inalaw ni Lord na maraming namatay na dahil sa sakit or anumang dahilan ng ano man ang pinadala ng Lord na nagresulta ng maraming namamatay. So, marami na pong nangyari niyan noon.
kung mabasa lang po natin, or kung basahin mo, basahin, subukan mo pong basahin sa Biblia, sa Old Testament. Doon po natin malalaman, mababasa yung katotohanan na hindi po bago yung ganito, yung maraming namamatay. May nangyari na po nito dati, maraming beses na po. So, history repeat itself po, wala pong bago sa mundo. So, kung makikita natin doon, dahil si Lord ang nag-allow na maraming mamatay, si Lord ang nag-allow na may sakit dumating. So ngayon, si Lord po is the same yesterday, today, and forever. So kung ano po si Lord dati, ganun din po siya ngayon. Okay? So, kung dati po is may cure na binigay ang Lord, ngayon po, posible din po may bibigay siya ng cure. So ano po yung cure na sinasabi ko? Ano po yung solusyon? Or ano po yung gamot na sinasabi ko? So hindi po siya literal na gamot. Hindi po siya literal na nabibili sa butika na iniinom natin o ini-inject sa katawan natin para gumaling po tayo sa ating mga sakit. So, yun yung gamot po na sinasabi ko na posible maging solusyon para matapos po ang COVID-19 virus o yung problemang ito o sakit na ito is yung paraan na ginawa din po dati. Kaya po nawala yung galit na Panginoon. Kasi inaalaw lang ni Lord yung mga ganitong bagay, yung ganitong pangyayari dahil sa kanyang galit. Okay? Dahil po, ang mga tao is wala nang pakialam sa Panginoon. Gumagawa na ng mga bagay na gusto lang nila kahit alam nilang kasalanan na. So, kaya inaalaw ni Lord yung mga ganun para ang mga tao is matakot sa Panginoon. Okay? So, ang ginawa po dati para mawala po or maging mawala po yung galit ng Panginoon sa mga tao is repentance po. Yes, tama po yung narinig mo. Repentance po ang kailangan. Yun po yung cure, yun po yung posibleng maging cure, posibleng maging gamot, posibleng maging solusyon para matapos na po ang problemang ito. Repentance lang po ng lahat ng tao. Mag-repent po tayo, magpakumbaba po tayo sa harap ng Panginoon. I-admit po natin yung lahat ng ating kamalian, kasalanan. I-admit po natin na hindi po natin na ibigay sa Panginoon ang dapat sa Kanya, ang kapurihan, nanirahan po tayo, or namuhay po tayo sa kasalanan. I-admit po natin yun. Then, humble yourself before the Lord. Repent and ask God for forgiveness. Si Lord po is hindi po matigas ang kanyang puso. Malambot po ang puso ng Panginoon, mapagmahal po ang ating Panginoon. Once na i-humble po yung once you humble yourselves, no? Once ka nagpakumbaba po tayong lahat. Lahat po ng tao nagpakumbaba. At i-admit po natin ang lahat ng ating kasalanan, humingi ng tawad sa Panginoon at magbalik-loob po sa kanya. 100% sure po ako na si Lord po ay mawawala po ang kanyang galit at He will heal our land. Okay? So, gagamutin niya, bibigyan niya ng kagalingan ang lahat ng may sakit. Okay? So, wala pong imposible kung paniniwalaan po natin yan. Yan po yung nasa Biblia. So, pwede pong mangyari niyan. Posibleng-posible po na yan po yung solusyon. So, ikaw, ako, pamilya mo, pamilya ko, lahat ng tao, mga kapitbahay natin. So, repent. Magpakumbaba. And ask God for forgiveness. So, yun po yung ginawa nila. Pwede po natin gawin yun. Ngayon, tama na po yung puro na lang biruan. Tama na po yung hanggang ngayon is puro pa rin tayo makamundo. Yung mga isip natin is puro lang po ang walang kwenta, no? Hindi nakakatulong kahit na nasa panahon tayo ngayon ng ganito, ganitong sitwasyon, may panahon pa tayo para no, magsakitan kahit sarili nating presidente, ating sinisiraan. So hindi po 'yun time ngayon, hindi po ito time ng siraan, hindi po ito time ng pagsasakitan. So, time po ito ng pagmamahalan, pagbibigayan, pagtutulungan, at pagkilala po sa ating Diyos.
Yun po talaga ang importante. I-repent po, repent po, admit po ang kasalanan at balik loob po sa Panginoon. Kung ikaw ngayon is wala nang faith kay Lord o nakalimutan o hindi mo na siya naisip sa buhay mo, ngayon ang time na lumapit ka sa Kanya, lumapit ka kay Lord, willing po siya na akapin ka, tanggapin ka, basta totoo ang puso mo na lumalapit sa Kanya. So, yun po ang posibleng gamot po. 100% na yun po yung pinaniniwalaan ko na makakagaling or magiging solusyon sa problemang ito. So, ipag-pray ko po kayo.